welcome to our Sunday worship celebration. Ayan. Yeah. And as representatives of God, we welcome you home. Ayan. Happy Father's Day. Yes, happy sa Father's mga Day. Dads. Yes. Sa mga papa, sa mga itay, sa mga tatay. Ayan, lahat ayan. Sa lahat ng mga fathers, yes. Ayan, we are greeting you a happy Father's Day. Ayan. Whether po you are watching online or you are here on site, you are welcome. Yes. Ayan, sa mga first timers, we welcome you dito sa amin. Don't forget, i-mention nyo na lang po. Magtitignan natin yung mga comments kung may mga first timers tayo dito. Ayan. So, what do we do now? Next, we will greet muna yung mga nandito sa live natin. Ayan, good morning po sa De Leon family. Ayan. De Leon family, Kaha family. Ayan. Kay Linda Amate, good morning po. Kay Kuya Juni. Ayan, Kuya Juni Serafica is watching. Ayan. Si Ate Pat is watching as well. Ayan, good morning. Claridaris family, good morning. Ayan. Sige, check na. Patricia Mendoza, ayan. So, sige. Okay, alright. Ano bang nangyayari throughout this week sa atin, sa ating church? Meron tayong, of course, prayer gathering na nangyayari every Tuesdays. Ayan. This happens every Tuesday, 7 p.m. Ayan, open po ito sa ating RN Facebook page and everyone is welcome to join. Ayan, whether po may gusto po kayo ipag-pray and also meron din po tayong every Friday. Sa Zoom link din po ito and it is also uploaded po sa ating Facebook page. So ayan, you may feel free to come inside that prayer room po, no? Whether you are feeling sick or baka po meron kayong any Thanksgiving or baka po meron po kayong gustong taong ipag-pray. Ayan, welcome na welcome po kayo pumasok sa ating prayer meeting. Yes. So, hindi lang po tayo once nagpa-pray as a church but twice po as every week. Mm-hmm. So, ayun. Sige ate, ano pa bang nangyayari? Meron tayong, of course, ang famous na. Yes. Thursday Night Live, TNL. Yes. Ano ba yung topic last? Yung aking katabi dito na interview ng Thursday. Noong topic po natin noon was Tanging Yaman. And it was about... Alam mo ba yung kantang yon? Sige ata, I believe kakantahin mo yon. Yon, kanta, basta kanta yon. Pero ayun, yung topic po natin no, was about Tanging Yaman. And it was about, ano ba yung Tanging Yaman natin? And it is our family. Yes. So ayun, if naka-curious po kayo kung ano ba yung naging topic natin ng Thursday, pwede po kayo mag-rewatch and upload din na po yan sa ating Facebook page. Yes. Yan. Ano pa? Of course, ang Pebbles... Cell. That is Friday at 8:30 p.m. Yeah. This is for ages 9 to 12 po. So if may mga kids po kayo na ganun yung age, pwede po sila mag-join doon para magkaroon din po sila ng fellowship kasama yung mga ibang kids. Ayan. So if gusto nyo pong mag-join or yung kids nyo po, you may comment down below na gusto po mag-join ng kids nyo or pwede nyo din po kayo mag-contact kay Teacher Sharon or kay Teacher Raff or any Pebbles staff. Tama ba, ate? Yes, yes. Kung may Pebbles cell, merong Pebbles online. Yes. And that is Saturday, 9:30 a.m. This happens every Sunday po. Sorry. This happens every Sunday, 9:30 a.m. Ayan. Pebbles time. Pebbles online tuwing Sunday. Yes. Opo. Ano po ito, uploaded na po ito sa ating Facebook page and then meron po kayong makikitang YouTube link doon. And then, pag pinindot nyo po yun, mariri-redirect na po kayo. Ayan. And of course, if meron tayong online, meron din tayong on-site na Pebble. So, ayan, if may mga kids po kayo dito na dadalhin, pwede nyo po silang iwan po muna doon sa ating small room and aalagaan po sila ng ating mga teachers. Yes, ayan. Yes. Meron din sila, habang tayo nakikinig tayo dito, sila din meron din silang activities na ginagawa dun sa Pebbles. Actually, topic nga din po yun on Thursday, no, na it's really important to bring kids sa bahay ng Lord para bata pa lang, natutrain na sila. Yes. Yan. And of course, if meron tayong four kids, meron din tayong four upgraded na kids. Ayun. Cell group, ayan. Sa mga hindi pa po nakakapag-join ng cell, ayan, mag-comment na lang po kayo or approach us here on site na I want to join a cell group now. Yes. Ano ba nangyayari dito sa cell group? Actually po, ang cell group po, makakasama po natin dito yung mga kasing age na atin, ganyan. And then we get to expound more yung love ng Lord. And hindi lang po tayo dito nag-uusap tungkol sa mga
nangyayari every Sunday, pero pwede rin po tayo mag-share dito ng mga personal na na-experience natin. And alam mo ate, dito ako pinaka-thankful kasi walang judgment dito. Yun, tama, yes. Tama. No? And so all throughout the week, ikukwento mo yun. Ako ugali ko yun eh. Yes. All throughout the week, kung ano nangyari sa akin, kinukwento ko sa cell. Yes. Meron yung maganda kasi din yung, alam mo yung nakikinig sila. Pero with the intention of talagang makikinig sila. Yes. And pipipray ka pa nila, di ba? Yun yung pinaka-important, yes, sa lahat. Tsaka part po talaga yun ng segment sa cell, no? Mauuna talaga yung kamustahan. And dun po nabubuo yung friendship, fellowship, kaya ayan. And I believe po na each member ng church or each... lahat ng anak ng Lord, yes, ay may part ng family. Ayun, tama, tama. Ayan. Ano pa ba? Bati tayo ulit ng mga nasa online. Ayun, kay Ate Berna, good morning. Si Ate Honey, good morning, yes, po. Meron din dito si Kuya Leo is watching. Ayan. Si Ate Tete, good morning po. Ayan, good, ayan, morning po. Ayan, we hope no, mas marami pa tayong maka-join for this Sunday, especially Father's Day. And sino ba yung father natin, ate? Yes, sino si pa ba? But si Lord. Kaya ayan, this morning, syempre, we want to worship Him. Kaya are you ready to shout for the Lord? Woo! Yes, amen. So now when we call on the band. Yes. Yes, sige, let's everybody, let's all stand up. And let's give God the best clap of praise. Sabi sa Psalms chapter 98, verses 4. Verse 4. Thank you.
We want to worship you more, Father. We're gonna shout out your name, Jesus, in this place. Yeah. Oh, Lord. Come on now. Thank you.
His name is very, very powerful. And I'm here in front of you today. And I want to speak the name of Jesus. Let's all just shout His name. Give Him the praise. Give Him all the worship, all the love that He has given to us. Jesus, for my
other name that we will praise other than your name. Shout the name of Jesus. We pray in the name of Jesus. I want you to think of that mountain in your life right now. Can you just close your eyes? What is it right now that is giving you trouble? As I am reading these verses, isipin mo, Lord, ano ba yung nagpapabigat sa akin? Lord, what is weighing me down? What is that trouble? Psalm 71 verse 8 and verses 20 to 23 says, my mouth is filled with praise, with your praise, declaring your splendor all day long. Verse 20 onward says, though you have made me see troubles, many and bitter, you will restore my life again. From the depths of the earth, you will again bring me up. You will increase my honor and comfort me once more. I will praise you with the harp for your faithfulness. My God, I will sing praise to you with the lyre, Holy One of Israel. My lips will shout for joy when I sing praise to you, I whom you have delivered. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus. Holy Spirit, can you just remind us, Lord, what is weighing us down? Probably there is this thing in your mind. Parati kang binabalikan, you are not worthy. Baliwala ka, you're good for nothing. Yung mga dating spoken against you, all curses, lahat ng mga things na sinabi sa yon magmula pa nung bata ka hanggang ngayon, it's lingering in your mind. That is not who Jesus, who God created you to be. Hallelujah. What is it in your heart right now? Probably you are filled with so many emotions, unforgiveness, bitterness, anger. Bakit ang dami mo sinisisi? Bakit, Lord, kahit si Lord sinisisi mo sa nangyayari sa sitwasyon mo? Bakit? Bakit? Ang dami mo hindi masagot na bakit?
now is the time to be able to see Jesus died on the cross and answered all your whys. Sometimes we cannot see the answer yet, but as we trust Him, as we put our full trust and faith in Him, one day you will see, Lord, thank you. Now I understand. Hallelujah, hallelujah. What is it right now na pinagdadaanan mo? Probably it's not about you. Probably it's your finances, relationship. Meron kang loved one na hindi maayos-ayos yung relasyon. Ang tagal mo na iniiyak sa Panginoon, Lord. Pagod na ako, paikot-ikot na lang. It could be your husband or your wife. It could be your parents or probably your siblings or in-laws or probably your best friend. Yung mga closest sa'yo, because these people are the ones who can hurt you the most. Now is the time to break that bondage. Hallelujah, hallelujah. Probably you're right now in the brink of making a major decision in your life. Probably it is about your love life, it is about your career, or probably saying, Lord, I surrender fully to you. Ang tagal na panahon, ikaw nangunguna sa buhay mo, ikaw nagdidesisyon. May nangyari ba? Probably may nangyari. Pero ang tanong ko, are you satisfied? Meron pa bang void? Or meron pa bang longing dyan sa puso mo? If you say yes, nobody else, nothing else can fill that void. It is only Jesus. It is only His purposes that can fill that void. Unless you fully surrender, yung void na yan, it cannot be filled up. This is the time to speak Jesus over our lives. Maybe some of us right now are terminally ill. Maybe somebody watching there. When faced with the situation, I've been in that situation, I was praying for somebody na ang dami-daming tubo, ang daming nakakabit doon sa bata na ito. But you know what? I chose to see the glory of God. I chose to see the power of God. And while I was praying for that baby, parang kulang na lang, naku Lord, hindi ko kaya to. But you know what? When I closed my eyes and I saw that cross and I saw the power of Jesus' name, alam nyo, inutter ko nung time na yon. I speak life in Jesus' name. In Jesus' name. That's the power of Jesus. That's what He can do over your life. And this is the time right now. Whatever the Lord has reminded you of right now, let's speak the name of Jesus right now. That as we are singing this part of the song, we will speak Jesus over that thing, over that problem, over that trouble. We will speak life. We will speak power. His healing touch. What is it? It's all about Jesus. Speak Jesus in your life right now, in Jesus' name. Sing it from the heart, with much declaration and with faith, without any doubt. Hallelujah. Let's sing this once again with much conviction. Shout Jesus from the mountains.
are the faces na merong victory sa buhay. And Jesus would like us all to live in victory. Pwede ba? Bati tayo sa lahat. Let's speak life. Let's speak. God bless you. Whatever the Lord would like you to speak over your sister, your brother, especially those you do not know, and especially to our fathers. Fathers, happy Father's Day. Happy Father's Day. Praise the Lord, diba? We're so blessed. Diba? So, kanina nakahiga ako, 7:30 na, hindi pa ako bumabangon, magagaling pa ako Marikina. Tapos, ina-ask ko si Lord, Lord, gusto mo po bang pumunta ako? Kasi first of all, I'll be completely honest, I have no cash. I have no cash. So, kailangan ko pa mag-withdraw, wala akong mawi-withdrawan on the way. And I'm like, Lord, ang daming problema, nahihilo ko, I have no cash with me. And mali-late na ako, tapos nag-iba pa yung flow natin. As you can see, iba yung flow natin, no? So iniisip ko, Lord, gusto mo po ba akong tumuloy? Tapos biglang nag-message si Ero, sabi niya magpe-prepare na daw siya. I'm like, oh my gosh, kailangan ko na rin mag-prepare. And then, isa yon sa naging sign na pinapatuloy ako ni Lord ngayon. Kasi kahapon pa,
sinabi ko na kay ate na hindi ako matutuloy kasi meron kaming Father's Day celebration. So nakapagsabi na ako na hindi ako pupunta ngayong Sunday. And then, biglang binawi. So, hindi na daw tuloy yung Father's Day celebration. So, tutuloy ako. And then, kaninang umaga nga, ang daming mga naging problem, okay? And pinag-iisipan ko talaga. And I'm like, may nag-speak sa akin na magsabi ka sa mama mo. Mama mo? Magsabi ka sa mama mo. So, I'm like, ayoko kasi nangihingi ng pamasahe sa iba. Ayoko yung pag-aalis ako. Kailangan ko mag-independent sa iba. Pero, talaga, alam mo yung humility ko na tinabihan ko si mama. Habi ko, ma, ayoko siyang gisingin kasi madalas sa madaling araw masakit ulo niya. Sabi ko, ma. Pero nagising siya. And I'm like, ma, pwede po bang pahiram ng pamasahe papuntang church? And walang amok-amok. Sabi niya, sige, go. And I'm like, I'm so blessed. Ah, pangalawa. I'm all good. Sabi ko, kapag hindi ka nagsabi kay mama, malilate ka na. So sabihin mo na kung ano kailangan mo sabihin. And just like, go, anak, go. So I'm like, nagpadali na talaga ako. Yung hilo ko, niligo ko, ininom ko ng biogesic. I'm all good, okay? And I was boarding the train from Antipolo to Legarda pa. I'm like, Lord, ikaw na po bahala kung gano'ng kabilis tong tren na to. And I'm like, anong oras? Oh my gosh, 9:30, nasa Legarda na ako. And pagbaba ko ng Legarda, sabi ko, Lord, magbabasili ka. Magsa San Sebastian pa ako, another 20 minutes late na ako neto for sure. Pero you know what? The Lord moved. He worked. Amen. As I was praying, merong tricycle, sabi niya. Nagtanong ako, paano po ako makasakay papuntang SM Manila, YMCA? Nagmamadali pa ako. Sabi niya, 100. Sabi ko, kuya, 70 lang ano ko eh, budget ko eh. Wala akong pera eh. Wala akong cash eh. Dilitikit ko yung cash ko eh. Sabi niya, sige G. Tapos yung, nandito na ako sa SM Manila, nakita ko yung pera ko, short ng 5 pesos, so 65 pesos lang yung pera ko. Nihiyan ako kay kuya. Sabi ko pa kay kuya nung una, kuya, pwede po pakibilisan kasi medyo mabagal. Sabi ko, kuya, pwede po pakibilisan kasi nagmamadali po talaga ako. Mayroon pa akong hinahabol na ano yung hosting eh, ganon. And then, binilisan naman niya. Nakarating ako dito nung oras na 9:50. Eksakto, nandyan ako. And then, nandito na rin si Eros. God is good! Sabi ko nga, kung calling sa'yo ni Lord yan, hindi accident na nandyan ka sa upuan na yan. If you're new here, it's not an accident. The Lord is calling you to sit in that seat. Yes, amen. Diba? God is good. I just wanna share how God is good and He will make a way. Yes, amen. Hallelujah! Palakpakan naman para sa Lord. Yes. Yes, and I believe, no, ate, ayan yung fruit nung ginawa natin nung last Wednesday. Yes, amen. Ito pa, buti na patingin ako sa'yo. Yes. So, nakaupo ako doon. Hindi naman masama loob ko, no? Nakaupo ako doon kasi sila ate na ngayon nag-announce dito. Nakaupo ako doon. Hindi, nakatayo na pala. I speak Jesus na yung song. And I was very emotional. Lord, tinawag po ako, parang ganun. Tapos, out of nowhere, tinapa ko ni Kyla sa likod. Sabi niya, ano sabi mo sa akin, Kai? Sabi ko po, ate, I felt the Holy Spirit said na you should Amen. Speak right now. I mean, Hallelujah. For this segment po, I felt the Holy Spirit telling me na patayuin mo si Ate Lolita. Yes! And she's here. Na-feel ko yun, na talagang kinukol ako ni Lord yes. na tumayo dito sa harap niyo and to share this testimony, how God is good. And if yes. God is calling you to do that, God will provide, God will make a way. Amen! Yes, grabe. Kitang-kita natin kung gaano kagaling si Lord gumalaw sa buhay ni Ate Lolita. And of course, we want to share that to others. Kaya yes. ayan, we would be following up yung ating mga activities. Of course, magkakaroon tayo ng Vacation Bible School. Ayan. Yes, ayan. Ang VBS po natin is for kids. Ayan, it's 5 sessions po. From June 29 to August 4. Every yes. Saturdays po yan. Yes, and every 2 to 4 p.m. po ito sa Delphins Community sa Barangay 18, Caloocan City. And ate, starting na ba yung training for volunteers? Ah, yes. Actually, nung June 9 pa. Pero yes. if you want to be a volunteer, hindi pa too late. Magsabi ka lang, yes. diba? Actually po, later we will be having our second session na po ng trainings. Kaya ayan, if meron pa pong gustong humabol, feel free to punta po kayo kay Teacher Sharon or sa any Pebble staff po and we will accommodate you. And ang title po ng ating Vacation Bible School is Hope Garden. Of yes. course, we want to give hope to the kids para makilala din nila si Jesus at a very young age. Kaya ayan. Saan ba gaganapin tong Hope Garden na to? Yes, gaganapin po ito sa Caloocan City, Barangay 18. Sa Delphins Community. Ayan, we're so blessed. Ano pa? Yes. Ay, volunteers. Yes. Ayan, teachers and marshals. Hindi yes. lang po
babae na hanap natin. Now we also need boys. Yes, you know, yung mga strongest. Yes, para po mag-guard sa kids, no? Kasi gaganapin po ito sa labas ng church. And of course, aside sa volunteers, we're also looking for donations. Yes. Donations. Ay, kung anong madodonate nyo, kung anong sinasabi sa inyo ni Lord na i-donate mo yan, ayan, transportation. Yes, diba? Pwedeng-pwede. Siyempre, we would be having minimum po tayo ng 50 kids and 20 volunteers. Kaya marami po talagang gustong mag-minister sa kids. Kaya if the Lord is telling you, ayan, pwede nyo pong makipag-communicate kina Pastor or kina Teacher Sharon, ganyan. And of course, our Alpha Course! Ayan! Excited na ba kayo? Yan, this would be launched on July 7th and up until September 14th. So ayan, every groups po ito. And as we have mentioned earlier, na mag-join na po kayo ng cell group now. Kasi malapit na po ang ating Alpha and this will be launched in our own cell groups. Kaya ayan, lalo na po if may mga family members tayo na bago pa lang po or gusto natin i-share yung word ng Lord, pwede po natin silang i-invite dito sa Alpha because ayan nga po, as said in our poster, seeking for answers about life, ayan, join na po tayo sa Alpha because the Lord will reveal many things to us. Kaya ayan, let's pray for this po, no? Especially we will be launching it soon. Yes, ano pa ba? Excited, okay. Yes. August 3! Saan magaganapin ito, Kai? Gaganapin ito sa San Rafael Municipal Gymnasium sa San Rafael, Bulacan. We're so blessed because tayo po, ay, hindi kami. Yung band po ng RN, RN band po ang mag-minister. Kakatutog po dun sa leadership summit. Okay. Yes. Ayun, kaya so ayan, blessed. Our other announcements would be magkakaroon po tayo ng prayer and fasting! Kaya ayan, this will be launched on July 1 to 7. Kaya I'm sure excited na po tayong lahat dito. Kaya ayan, magsabay-sabay po tayong magdadasal and magfa-fasting sa oras na to. And let's wait for further announcements. Kaya ayan, sige, may we call on Pastor Julbert. Ay! Sorry, na-excite po ulit. Na-excite ulit. Pero ayan, may we call on the usher team to, ayan, introduce to us si Tita Jan for the usher. At si Tita Ems po. Tita Ems, paging Tita Ems. Ayun. Ayan, dito po sa ating ushers team. Ate, ano bang ginagawa ng ushers? Yung mga nakikita nyo po dun pa lang sa elevator, paglabas ng elevator, sila po yun. Sila po yung chichika sa inyo, magwe-welcome sa inyo, magbibigay sa inyo ng very warm welcome. Ayan. Good morning. Kami po ang mga ushers, mga ushers team. Bakit? Kanina marami pa, ngayon ako na lang. Dito po kami ngayon, mga kasama namin nasa likod. Gusto lang po namin kayong inanyayahan sa aming sa ushering team. Wala naman po kami masyadong requirement, wag po kayong mag-alala. No? Ang kailangan lang po namin, mga magagandang ngiti ng bawat isa. Yun. Sabing ganun nga, sabi dito, kasi diba, sabi nila, kapag pastor, wala naman akong alam gawin, wala naman akong, hindi ako marunong sumayaw, hindi ako marunong kumanta. So kayo po, pasok po kayo. pasok po tayo dito sa ushering team. Sabi po sa 1 Peter 4:10, sabi, each one should use whatever gift he has received to serve others, faithfully administering God's grace in its various forms. Sabing ganon. So ngayon, kung hindi man po kayo marunong kumanta o sumayaw, hindi man po kayo teki, pwedeng-pwede po kayo dito sa ushering team. Welcome po kayo. Pwede pong i-approach nyo lang po kahit na sino dun sa membro ng mga ushering team na nakita nyo naman. Ang gaganda, di ba? Sa mga ngiti, wala silang magawa. Umuoo na lang. Yan. Sige po, salamat po. Welcome po kayong lahat. Amen. Thank you, Tita M. And ayan, sige, I'm sure excited, yes, na tayo lahat. Eto na yun. May we call on Pastor Julbert. Thank you.
Sunday. Gusto nating i-welcome ang lahat na nandito ngayong umagang ito. Ayan, alright. And just like what we have been doing in the past couple of weeks, bago ko i-share sa inyo yung ating message for today, meron muna tayong papanoorin na isang video regarding the campaign that we're going to launch in a few weeks. It's called Alpha Course. So, panoorin po muna natin ito. Life is busy. Every day we ask questions like, what's happening today? What should I wear? How am I going to fit everything in? But then there are bigger questions like, why am I here? What's my purpose? Where am I heading? Is there more to life than this? These are some of life's big questions, but there's rarely enough time to think them through. That's why Alpha exists. Alpha is a place to explore life's big questions in a safe and open environment. It's a series of sessions where anyone can share their thoughts and opinions and ask questions without feeling judged. When you come to an Alpha, you'll notice that first, there's food. Whether it's a full meal or a light snack, this is the time to get to know each other in a casual setting. Next, you'll watch an Alpha talk. The talks are created to engage and spark conversation. They explore big issues around faith from a Christian perspective. After the talk is a time for discussion. This is the most essential part of any Alpha. It allows everyone to share their own opinions on the ideas presented in the talks. It's a time for people with different thoughts, beliefs, and experiences to ask honest questions and have open conversation. Every week, there are guests coming for the first time to an Alpha in their community. Alpha is for everyone, regardless of background or beliefs. There's no pressure, no follow-up, and it's completely free to attend. Come and explore life's big questions. Find an Alpha near you today. Yeah. We're going to do Alpha through our cell groups. So for those of you who do not have cell groups yet, we encourage you to join one. There's at least one cell group meeting every day of the week, as in literally every day of the week. Meron pong isang cell group, at least isang cell group na nagmi-meet. So we would like to encourage you to join one. Kaya next Sunday, maglalabas po tayo ng form. For those of you who do not have cell groups yet but you want to join one, you will be able to sign up doon sa sheet na iyon para maipasok po namin kayo sa isa sa mga cell groups po natin. And for most of our cell groups, nagmi-meet sila online rather, either through Messenger video call o kaya sa Zoom. Meron pong mga nagmi-meet online karamihan. And there are a few that are meeting on site. Now, I would like to encourage all the cell groups here, mag-usap na po kayo sa among yourselves anong paraan ang gusto ninyong gawin so that you can have a more meaningful discussion about Alpha, whether you're going to do it online or on site. Okay? So pag-usapan niyo po 'yon. Cell leaders, I'm instructing you, magkausapin niyo na po yung cell group ninyo, how you're going to do it. If you choose to do it on a Sunday afternoon, then pag-usapan po natin, sabihan niyo po ako, so we can make proper arrangements kung paano niyo po gagawin yon on a Sunday afternoon. Ibig sabihin, pwede naman po. Okay? Ayan. Or on any other day na gusto ninyong gamitin itong facility po natin, sabihin nyo lang po kami para po maiprepare po natin itong lugar na to para po doon sa Alpha meeting po ninyo. Now, the reason why I'm encouraging you to do it on-site, kasi nga, to me, para sa akin, it will be more meaningful.
Pero kung talagang imposible, mahirap, dahil nga magkakalayo kayo, hindi kayo nagkikita-kita ng face-to-face lagi, then okay lang, go ahead, do it online. Okay? Ang mahalaga dito, meron po kayong avenue, meron kayong way for you to discuss our Alpha. Are you listening? Okay? Ayan. O, sige. So, ngayong umagang ito, mga kapatid, I'm supposed to relate our message with the campaign that we're going to do, which is Alpha. Kaya lang, this will be quite different from the rest of the messages that I'm doing with you. Kasi meron po tayong kailangang pag-usapan about the kind of intimacy that we have with God, the kind of worship that we do for the Lord. Of course, marami sa atin, we have had experiences with God, and those experiences led us to come to the Lord and be interested in Him, and then magkaroon tayo ng commitment to worship Him, to grow in Him, to put our faith and trust in Him. It's all because we have had experiences. And many of those experiences are related to being blessed. Hello? Parang naiingayan ako. I'm sorry, ah. Can you tell your seatmate, makinig muna tayo, ha? Okay? Ayan. Are you listening? Ayan. Mamaya na po tayo magkwentuhan. Nagagalit ako. De joke lang. Okay. Ayan. So, kasi nakaranas tayo na binless tayo ng Panginoon, one way or another, meron siyang ginawa sa buhay natin that led us to put our faith and our trust in Him. Like for example, pinagaling ka. O kaya yung problema mo nalutas. O kaya yung family mo naayos. Parang there's a blessing always attached to our response to worship our Lord God. Kaya lang, may tanong ako sa inyo. Paano wala? I'm very sure, marami sa atin, we love Bible verses, especially verses that talk about God making promises, that tell us that God is going to do something in our lives. Verses like Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Maraming mga tao, gustong-gusto yung verse na yan. And the verse after that, verse 12, "Then you will call on me and come and pray to me and I will listen to you." May mga tao, iyan yung nagiging reason kung bakit they come to the Lord. Because they are assured that God is going to answer them, that God is going to hear them and bless them. Matthew 6:33, "But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given to you as well." Actually, this is my life verse. Yung mga tipong as you serve the Lord, as you make God your priority, para bang God is already making a promise, "I'm going to take care of you." Kaya marami sa atin, gustong-gusto yung mga ganitong verses. And probably the most popular verse of all, John 3:16, may promise pa rin eh. Sabi dito, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life." There's still a promise attached to that verse. Kaya marami mga tao, para bang
they have put their faith and trust in the Lord because of verses like this. Na meron tayong makukuha, meron tayong matatanggap, merong pagpapala sa ating buhay. But back to my question, paano kung wala? Paano kung halimbawa, yung mga verses kagaya nito, wala? Paano kung hindi nakasulat yung mga verses na yan sa Bible? Or at least, wala yung promise na part doon sa atin. Will you still choose to worship God? Will you still choose to put your faith and your trust in God? Would you still choose to love God? Babasagin ko po muna yung trip ninyo, mga kapatid. Kasi, essentially, parang ano eh, maraming mga tao, they come to church, they come to worship, kasi may blessing. O kaya at least may hinihingi, merong gusto matanggap galing sa Panginoon. Paano kung wala nang promise, tapos, ito pang mangyayari, kung ano yung meron ka, kukunin pa sa'yo. Hello. Kung ano yung mga natanggap mo na, mawawala pa sa iyo. Wala nang ang promise, kukuhanan ka pa. Would you still choose to love God? Maraming mga tao, bago gumawa ng isang commitment, ang tinatanong muna nila sa sarili nila, anong meron para sa akin? Kumbaga may kabig. Sabi nga nung isang English proverb saying, a friend in need is a friend indeed. Yung isang taong may pangangailangan, yun yung talagang nagiging ano, lumalapit sa iyo, naglalambing sa iyo, dumidikit sa iyo. Ayan, a friend indeed. And I guess the same concept applies to many people's relationship with God. Na kaya sila lumalapit sa Panginoon, kaya sila nagwo-worship kay God. Kasi meron silang ano eh, somehow meron silang inaasahan. Merong hinihingi sa Panginoon. Kaya I want to ask you that question. What if there is none for you? Would you still choose to worship God? This thought came across my mind many times already. And honestly, I want you to know that for me, this is a tough question to answer. Ang hirap. Kasi para bang ano eh, unang-una, parang hindi buo yung concept ko about God kapag wala yung mga promises niya. Kasi we believe that God is a gracious God, God is a merciful God, God is a loving God, He is our Jehovah Rapha,
God who heals. He is Jehovah Jireh, God who provides. Yung mga ganun ba? Kaya pag wala yung blessing, parang hindi buo yung concept ko about God. Kaya lang, honestly, paano nga ba kung wala? Paano nga ba kung talagang hindi ibibigay sa iyo ng Panginoon? Wala lang ang ibibigay, pagkatapos kukuhanan ka pa, tatanggalan ka pa, will you still choose to love God? There is one such example in the Bible, a character in the Bible, that even though everything was taken away from him, he still made a very good and tough decision. And his name is Job. And I guess many of you know this guy. You have read about the story of this guy, or probably you have heard about this guy. Itong taong ito ay nandoon, yung story niya nandoon sa Old Testament, and it tells us how this guy has remained faithful to the Lord despite the fact na lahat sa kanya ay kinuha. Pero siguro, baka may mga nagsasabi dito, baka may nag-iisip na, Pastor, sa dulo naman, he was still rewarded eh. Binalik naman sa kanya, doble pa yung mga kinuha sa kanya. I know. Pero, that's at the end of the story. Ang pag-uusapan lang natin ngayon, yung umpisa ng story. During the time that everything was taken away from him, and there was no assurance that everything will be restored. Hello? There was no assurance. And there, he had no inkling, he had no idea na maibabalik sa kanya o kaya kahit papano, ibibigay sa kanya yung mga kailangan niya. Walang ganun eh. What if you're that person who is going through that very, very difficult situation na hindi ka sigurado kung malalagpasan mo yun? Hindi mo alam kung matatapos pa ba yung problema mo. Hindi mo alam kung hindi magkakaayos yung pamilya ninyo. Wala kang alam. Kung hindi mo alam na mayroong magandang magiging katapusan o magiging magandang conclusion yung istorya mo, will you still choose to love God? The Bible tells us this in Job 1, verse 1. It somehow described to us the kind of life that Job had. Ang sabi dito, there was a man named Job who lived in the land of Uz. He was blameless. Wow. Oh, remember that word, blameless. Walang kapintasan. Walang mababanggit na hindi maganda tungkol sa kanya. A man of complete integrity. Ibig sabihin talagang, wow, grabe yung katinuan ng taong ito. And then, it tells us why he had that character. Ang sabi dito, he feared God and stayed away from evil. So yun yung kanyang katangian. And then the following verses would tell us kung ano yung mga tinatanggap nitong taong ito, ano yung meron siya. Ang sabi sa verses 2 to 3, he had 7 sons and 3 daughters. So 10 lahat ng anak niya. He owned, eto yung mga ari-arian niya, he owned 7,000 sheep, 3,000 camel, 5 teams of oxen, and 500 female donkeys. Para sa panahon nila noon, sa lugar nila, having this number of animals, milyonaryo ka. Mayamang mayaman ka. He also had many servants. And in fact, the Bible tells us in verse 3,
He was the richest person in that entire area. Wow, di ba? So, yayamanin si Papa. Talagang ganoon. Di ba? Then, eto na ngayon, yung sumunod na eksena. God called all the heavenly beings to a meeting. Kasama doon si Satan. And then, nung nag-usap si God tsaka si Satan, tinanong ni God si Satan, oh, saan ka naglalagi? Eh wala, paikot-ikot lang. Papunta-punta kung saan-saan, trip around the world, yung mga ganyan. Tapos ang sabi ni God sa kanya, pansin mo ba yung servant ko, si Job? Matinong tao yon. Grabe. Napaka faithful nun sa akin. Tapos sumagot si Satan, eh kaya lang naman faithful sa'yo yon, kasi lahat binibigay mo sa kanya eh. Masyado maraming pagpapala. Eh, kung gawang ko kaya siya ng hindi maganda. Sumagot si God. O sige, gawin mo lahat ng gusto mong gawin tungkol sa mga ari-arian niya. Huwag mo lang gagalawin yung kalusugan niya. And so Satan went. The story tells us that in one day, everything was taken away from him. When Job's sons and daughters were having a party, a messenger arrived at Job's home and said the sad news. Yung mga oxen ninyo, ibig sabihin yung mga baka na ginagamit na pang-araro at kasama yung mga donkeys na kumakain doon sa malapit doon, eh, pinagpapapatay ng mga masasamang loob. They stole all these animals. And then yung mga nag-aalaga, pinagpapapatay nitong mga taong ito. Ako lang po nakatakas para maibalita ako sa inyo to. And while he was still speaking, another messenger arrived with this news. The fire of God had fallen from heaven. Siguro kumidlat. And burned up all your sheep and all your shepherds. Ako lang po nakatakas para po masabi sa inyo itong balita na ito. Hindi pa tapos magsalita yung pangalawa, may dumating ng pangatlo. Sabi niyang ganon, mayroon pong mga dumating na mga pirata. Pinagkukuha po lahat ng mga camels at pinagpapapatay lahat ng mga servants ninyo. Ako lang po nakatakas para sabihin ko sa inyo yung balita na ito. At hindi pa rin tapos yung pangatlo. May dumating na pang-apat na messenger. Nasabi niyang ganon, nandun po sana yung mga anak ninyo, nagpa-party sa bahay nung panganay. Kaya lang, meron pong dumating na napakalakas na hangin, naging dahilan para masira yung bahay, nabagsakan po lahat ng anak ninyo, patay po sila. Can you just imagine that the tragedy, can you just imagine the feeling of a loving father na hindi lamang yung mga ari-arian niya ang nawala sa kanya, pati lahat ng anak niya nawala. Di ba, isang anak nga lang mawala sa iyo, sakit na eh. Lahat pa. Tas dinagdag pa yung mga wala kang panggastos. Kasi lahat ng pinagkakakitaan mo, lahat ng kabuhaya mo, naglahong parang bula. Everything was taken away from him. Paano kung ganun? Well, hindi naman sinabi sa Bible na easy-easy lang para kay Job yun. In fact, chapter 1 verse 20 tells us na itong si Job, sa sobrang sama ng loob niya, sa sobrang pagdadalamhati niya, he tore his clothes. Dala ng hinagpis. Wala siyang ibang mapagbuntunan ng sama ng loob. Pinunit niya yung kanyang damit. Sinira niya.
But there was one thing that Job did that made an impact on my life. That despite the emotion, the overflowing emotion that he was feeling at that time, despite the grief, the terrible grief that he had, ito yung ginawa ni Job. Sabi ng verse 20, he shaved his head and fell to the ground to worship. Hindi masamang malungkot. Hindi masamang maghinagpis. Hindi masamang mag-express ng pagdadalamhati. Pero ang kakaiba dito kay Job, he still had that clarity of mind para maisip niya, I still want to worship. Diba, parang may dalawang klase ng tao na napapansin ko na nagpupunta sa church. At least two. Yung isa, nagpupunta sa church kapag meron siyang mga problema at gusto niyang ilapit sa Panginoon yung kanyang mga problema. Humingi ng tulong. Yung pangalawa, may mga tao na kapag may mga problema, nawawala sa church. Bumabalik lang kapag maayos na. Ewan ko kung alin kayo doon sa dalawang yon o baka may iba pang kategorya, pero at least may dalawa akong napapansin na ganun. Yung nagpupunta, it's more like they have come because they need something from God. That's about it. Pero what about you will come not to ask for anything, but just to worship? Will you do it? And during that time, when Job decided to worship God, ito yung naging thought na pumasok sa kanya. In verse 21, ang sabi ni Job, I came naked from my mother's womb, and I will be naked when I leave. The Lord gave me what I had, and the Lord has taken it away. Praise the name of the Lord. We will be talking more about this passage in a little while. Yun yung naging conclusion niya. Yun yung naging thought na nabuo sa kanya. And in all of this, ang sabi ng Bible, Job did not sin by blaming God. He did not sin by blaming God. Napaka-importante para sa atin na bigyan natin ng pansin yung first reaction ng isang tao tungkol sa isang bagay. Somehow it reveals the character of that person. Or at least yung bang tipong the person may not be perfect, he's on his way to perfection, pero you would know at what stage he is in his walk with the Lord. Kung halimbawa, ang initial reaction niya is to resort to go drinking, taking drugs. Alam mo na talagang halos wala pang lalim yung kanyang relationship sa Lord. I mean, kung nandoon yung tipong mas napapangibabawan siya ng takot, kinakabahan, merong talagang fear sa puso niya, then you know na
medyo mababaw pa yung kanyang relationship sa Panginoon. Pero yung pantipong medyo natututo ng magpigil, natututo ng medyo mag-control ng kanyang sarili, mas nagiging mature na siya. He knows how to handle his situation. O kaya yung tipong pag nakikita mo yung tao na he's all dependent on the Lord, na hindi naman he's not taking everything in stride, pero ibig sabihin yung tipong kahit na sobrang bigat ng kanyang nararamdaman, ang kanyang naiisip ay I still want to worship, I still want to go and worship the Lord, you would know that person is more mature than at least many of the people around him. I remember when we were still young and attending another church during weekdays, there was this church that we would go to on a weeknight for spiritual nourishment. And kaka-attend namin doon, alam na namin kung sino yung mga nandoon lagi sa stage, one of which is the worship leader na yun yung talagang nagli-lead sa kanila every Thursday. And one day when we came to church, nabalitaan namin before the worship started, nabalitaan namin that person's husband died. Namatay. And as in, talagang kamamatay lang. Very fresh. So, we were thinking na siguro medyo absent muna to. Hindi muna siyang magli-lead ng worship. Medyo magla-lie-low muna to express grief. Ganyan, to have that time of grieving. Pero we were surprised nung nakita namin siya pa rin yung nagpakanta doon sa harap, siya pa rin yung nag-lead. Parang naisip ko tuloy nung nakita ko siya doon, ibang kahit na ano ang pagdaanan mo, still worship. You still come to the Lord. Don't neglect the Lord in your life. You still call on Him, look up to Him. You may not be asking God for anything, you just want to worship. And that's what Job did. The Bible did not tell us na merong hiniling itong si Job. He was grieving, of course, pero he just came to the Lord to worship. Yun yung kanyang ginawa. And that was his initial reaction. And as he was just in that atmosphere of worship and probably still recovering from the pain of losing everything he had, eto na naman, nag-meeting na naman si God, pati yung mga heavenly beings together with Satan. Tapos si Satan, ano na naman, nagsabi na naman sa Lord, kaya naman, faithful pa rin sa'yo yung taong yan kasi hanggang ngayon, pinagpapala mo pa rin yung health niya. So sabi ni God sa kanya, sige, gawin mo na ang lahat ng gusto mong gawin about his health. Huwag mo lang kukunin ang buhay niya. And the second test happened. Pero he's still grieving. Sariwa pa yung sugat sa kanyang puso. Pero ito ngayon, binigyan siya ng sugat sa buong katawan. Tinubuan siya ng pigsa mula ulo hanggang paa. Hello. One version of the Bible calls it boils. So sa Tagalog, pigsa. Magkaroon ka lang ng isang pigsa, di ba? Sakit na. Buong katawan mo pa. Sa sobrang sakit at sobrang pangangati, itong si Job, ang ginagawa niya,
kukuha siya ng palayok na basag, tapos ipangkakaskas niya sa katawan niya para kamutin. Grabe, okay. Siyempre, magsusugat yon. So, nandun yung grabe na yung nangyari sa kanya, nawala na siya ng mga anak, nawala na ng ari-arian, pagkatapos physically, delikado pa yung health condition niya, siguro sa sobrang awa nung kanyang asawa, mahal na mahal siya nung asawa, pero medyo ang naging priority nung asawa, si Job, not God. Ang sabi ba naman nung asawa sa kanya, hanggang ngayon ba, you're still trying to maintain your integrity? Isumpa mo na ang Diyos mo. Siguro, dala na rin ang sama na loob ng asawa niya. Pero, ang hirap, no? Biruin mo, you're trying to live up for the Lord. You're thinking, ikaw na nga lang ang kadamay ko. Tapos ngayon, iba pa ang sasabihin mo. Hindi yun yung hinahanap ni Job. Parang instead na suportahan siya para makarecover, para bang ano, iba pa yung tinuturo ng asawa niya sa kanya. Kaya ito yung sinagot ni Job sa kanya. You talk like a foolish woman. Should we accept only good things from the hand of God and never anything bad? So in all this, Job said nothing wrong. Subukan niyong i-interpret itong sentence na to, yung unang sentence. Subukan niyo sabihin sa sarili ninyong salita. Tingnan niyo kung gaano kasama yung masasabi ninyo. Ikaw talaga. Ayun, ganun. Wala kang katinuan. Yung mga tipong ganun. Wala kang naitulong. Tatanggapin lang ba natin yung mga magagandang bagay galing sa Diyos? At hindi yung mga hindi magaganda. Kaya Job did not commit anything wrong in the eyes of God and in the eyes of man. If you're going to read the entire book of Job, you will not find there any solution, walang instruction, wala kang makikitang mga sasabihin na how you can recover. Walang ganun eh. It's primarily a book about how a man maintained his integrity and still maintained his relationship with God despite everything. It's about how Job sees God, kung paano niya tinitingnan ng Diyos sa kanyang buhay. And yung kanyang pananaw ay isang napakagandang halimbawa na dapat ganun din ang maging pananaw natin tungkol sa ating Diyos. Kasi may mga tao na ang tingin nila sa Diyos nakadepende sa kung ano ang kanilang sitwasyon. Pag pinagpapala, or at least yung term na ginagamit natin, pinagpapala, ibig sabihin, may pera, healthy, mayaman, maayos ang family, maganda love life, yung ganyan, magaganda grades sa school, pumapasa, lahat yun, tawag natin doon, blessing eh. Kaya kapag may blessing, ang ganda na tingin natin sa Panginoon. Tuwan-tuwa tayo, para bang joyful na joyful tayo. We
we are excited to come and worship the Lord. Yung man tipong mag-aaya ka pa ng iba kasi yung nararamdaman mo, gusto mo mahawa rin yung iba. Yung nagiging blessing ng buhay mo, gusto mo masabi doon sa iba na pwede ka rin i-bless ng Lord kagaya ng nangyayari sa akin. We tend to connect our relationship with God or the how we view God with what happens to us. Pero yung tipong bagsak, walang nangyayari, ang gulo-gulo, yung tipong lahat ng pinag-pray mo, walang sinagot, baligtad ang mga nangyayari, mabait ka naman, mabuti ka naman, umaattend ka naman sa church, nagse-cell group ka naman, nagbabasa ka naman ng Bible. Pagkatapos, ginagawa mo lahat ng mga iyon, pero ang pangit na mga nangyayari. Kaya nandun yung panghihinaan ka na ng loob, ayaw mo nang magpunta ng church. Nakakita na ba kayo ng ganun tao? Yung man tipong magpaparamdam lang sa'yo kasi may kailangan sa'yo. Pare, musta na? Well, limang taon di nag-chat-chat, tapos biglang mag-chat-chat, musta na? Yung mga ganyan, bekene men. Yung mga ganyan, meron sana akong gustong sabihin sa'yo. Pag may mga ganong tono na, medyo yan. Tatakbo na sa isip mo, ba't ko ba nasagot-sagot yung chat nito? Dapat di ko na sinagot eh. Yung mga ganyan. Yung tipong maaalala ka lang pag may kailangan. Hindi ako nagpaparinig ah. Pero parang ganun na nga. Yeah. Yung tatawagan ka, Pastor. Yung mga ganyan. Meron po sana kaming gusto ko sana namin kayo makausap. Yung mga tipong ganyan, okay. O, ano yun? Tapos, makikita mo, ma-attend, yung ganyan. Pero pag nakuha na yung gusto, wala na, kakalimutan ka na naman. Hindi ako nagpaparinig. Pinapatamaan ko. minsan yung ganung ugali pati sa Panginoon nagagawa natin eh. Di ba, sa akin para bang okay na sana sa akin eh kung sa tao mo lang ginagawa 'yon. Pero pati ba naman sa Diyos, gagawin mo pa rin yun? Tatawagin mo lang siya kasi may kailangan ka. Pag nakuha mo na yung gusto mo, wala na, kakalimutan mo na. Binigyan ka ng magandang trabaho. Tagal-tagal mong pinagpe-pray. Hallelujah! Finally, binigyan ako ng trabaho. Praise God! Yung mga ganyan. Mga ilang buwan na lumipas, hindi mo na makita. Ano nangyayari? Sobrang pagod ko po kasi. Pag Linggo, hindi na ako makabangon. Yung mga ganyan. Okay. Sa isip-isip ko, di ba pinag-pray natin yan? Magkatrabaho ka. Pagkatapos ngayon, binigyan ka ng trabaho. Si Lord, kakalimutan mo. Hello? Sana may nanonood dito. Yeah. Ako nasasaktan ako para kay Lord eh. Hindi para sa akin. Para kay Lord. Yung bang, ha? Pagkatapos kang biyayaan ng Panginoon. Kaya,
Wala na. Ganun lang kababaw. Eh, lalo na pag mas malalaki pa. Yung mga pinagdadaanan, lalo na. Kaya eto mga kapatid. Lalo na dito sa kalagayan ni Job, ang hirap isipin. Kasi kung limbawa, yung isang taong maraming pagkukulang sa Panginoon, yung isang taong maraming kasalanan, maintindihan mo kaya hindi pinagpapala yan kasi makasalanan yan. Kaya kinuha sa kanya lahat kasi ang dami-dami niyang ginawang mga mali laban sa Panginoon. Maintindihan pa natin eh. Yun ang concept natin eh. Eh, yun nangyari kay Job. Blameless. Walang kasalanan. A man of integrity. Tapos lahat, kinuha sa kanya. Nagkasakit pa. Ang hirap isipin. Bakit ganun? Several things that I want us to understand, and these are things that I call reflections. I'm not saying these are solutions because they are not. Instead, they are reflections. Na, in fact, I'm not going to offer any solution. I don't even know how good a conclusion I will be able to give you. Pero ito yung mga reflections that I want us to understand based on this story, at least on these first two chapters of Job. Unang-una, pinanganak ka dito sa mundong ito, walang-wala ka. Hubad ka nga eh. Kaya kung ano yung magkakaroon man tayo sa ibabaw ng mundo, eh, biyaya yun. Kung mababawasan man, para bang okay pa rin, mawawala ka sa mundong ito, sabi nga ni Job, dumating ako ditong hubad, lilisan din akong hubad. I came with nothing, and I'm going with nothing. Kaya parang yung reflection ni Job na iyon, it tells us na everything we experience in between, from the time we were born up to the time we die, everything in between, lahat yan pagpapala. Marami man o konti. Lahat ng tinatanggap natin, bonus na yan. Kahit na iisang piraso lang yung damit mo, bonus pa rin yan. Kahit na kukunti lang yung kinakain mo, bonus pa rin yan. Kasi dumating nga tayo, wala eh. So whatever we gain, it's already a blessing, whatever it is. Second reflection, everything we have was given by God. Job made a very good analysis na lahat ng tinanggap niya, lahat ng kayamanan niya, lahat ng anak niya, lahat ng mga iyong biyaya ng Panginoon. Wala siyang sinabi na pinaghirapan ko yan eh. Pinagtrabahuhan ko yan eh. Pinagsumikapan ko yan. Wala siyang sinabing ganun. Ang sinabi lang niya, lahat na mga ito galing sa Panginoon. Yung mga nangyari sa kanya, tingin niya, si Lord ang may kagagawan. Si Lord ang dahilan. Wala siyang inangkin. Dahil doon, para bang
nung nawala ang lahat ng mga iyon, of course, nalungkot siya. Pero nung na-realize niya ang lahat, nakita niya eh. Hindi ako dapat magtampo. Wala akong dapat ipagtampo sa Panginoon. Hindi ako dapat magalit sa Kanya. Hindi ako dapat lumayo sa Kanya. Kasi lahat ng mga ito, bigay naman niya eh. Wala akong karapatan. Pero binigyan pa rin ako. And that leads us to the next reflection. It's because God is the giver of everything. God is still worthy of our worship and love in any circumstance of life. He's still worthy. Hindi kailanman, at uulitin ko, hindi kailanman nagdamot ang Panginoon sa kahit na kanino sa atin. Mas marami man yung tinatanggap ng iba, hindi mo kailangan kainggitan. Dahil lahat naman tayo, nagsimula na wala. Lahat biyaya. Kaya meron man o wala, karapat-dapat pa rin purihin ang ating Panginoon. Sa Kanyang kabutihan, sa Kanyang kagandahang loob, purihin pa rin natin ang ating Panginoon. At wala tayong karapatang sisihin ng Panginoon. Niminsan, huwag mong sisisihin ng Panginoon. Kung anong desisyon ng Panginoon, karapatan niya yon. Tayo wala. Ang hirap ano? Pero ito ang tama. Nung tinanong si Jesus ng mga tao, ano po sa palagay ninyo ang pinakadakilang kautusan sa lahat? Itong sinabi ng Panginoong Jesus. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. May promise? Wala. May kapalit? Wala. He simply said, mahalin mo. Walang binanggit kung ano ang magiging kalagayan mo. Walang binanggit kung anong dapat na maging kondisyon mo para mahalin mo ang Panginoon. Ang sinabi lang niya, mahalin mo ang Panginoon. Sa buhay, minsan may sagana, minsan may wala. Pero patuloy nating alalahanin, ang Diyos ay dakila. Siya ay karapat-dapat pa rin tumanggap ng pupuri, tumanggap ng pagsamba mula sa bawat isa sa atin. Aming Panginoon, sometimes there are things that happen to us that we find difficult to go through.
mahirap dahil nakikita namin naghihirap ang katawan. Nakikita namin nahihirapan ang pamilya. Pero kinikilala namin na ang lahat ng meron kami mula sa inyo. Kaya meron man o wala, sagana man o kulang, ikaw ay karapat-dapat pa rin na aming sambahin. Tulungan niyo po kami na huwag namin maibase sa nangyayari sa buhay namin ang aming pagsamba. Sa halip maibase namin ang aming pagsamba sa kung sino ka. Ikaw ang Diyos na dakila. Ikaw ang Diyos na may-ari ng lahat. Ikaw ang Diyos na may karapatan. Ikaw ang may-ari ng lahat. Kaya, kung pipiliin mo man, Panginoon, na dagdagan ang aming mga tinatanggap o di kaya ibawasan, malaya po kayong gawin yon, Panginoon. Nasa sa inyo po yon. Tulungan niyo po kami na magpasakop sa inyo anuman ang desisyon ninyo. Tulungan niyo po kami na ipailalim sa inyo ang aming mga kalooban. Ikaw ang nagkaloob at ikaw ang kumuha. Purihin ang pangalan mo. Amen. Amen. Pwede ba palakpakan natin ng Lord sa message ngayon, ano? It was a, you know, parang sinasabi nga, it was a hard pill to swallow. Pero pagka narinig natin, it changes us inside. Amen. Sige. Let me read to you 1 Samuel 15 verse 22. It says here, but Samuel replied, does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the Lord? Listen to this. To obey is better than sacrifice, and to heed is better than the fat of rams. Bakit ganito po yung sinabi ni Samuel? Just to give you a little background, it's talking about Saul. Ang sabi ng Lord kay Saul, ano yan? I-conquer nyo yung Amalekites, wala kayong ititira. Patayin nyo lahat, lahat, kahit ano pa, bata, matanda, and then lahat, pati yung mga ano nila, livelihood, sheep, cattle, goats, everything, wala kayong ititira. Okay? Yun yung instruction. But you know what Saul did? Pinatay niya lahat. He spared the king. And then yung mga cattle, kasi maganda. Sabi niya, oh, huwag niyo papatayin lahat yung mga best cattle, yung mga sheep, yung mga ganyan. Alam niyo ang gusto niyang gawin doon? Gagawin niya yun as a sacrifice. Because it was the best. Palagay niyo tama? Sumunod ba siya o hindi? Ang ganda ng intention ni Saul, but he disobeyed. Think about it. What is it that the Lord would like you to do pagdating sa tithing mo? Hindi po ako nagsasabi sa inyo mag-tithe ka. Read the Bible, ask the Lord what tithing is all about. Okay? Or probably the Lord is urging you, anak,
be part of the, you know, a ministry or share your resources to this person. Depende sa instruction, it's between you and the Lord. Amen? Pero ang question dito, will you obey? Let me read to you once again for Samuel 52. Samuel replied, "Does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the Lord? Kahit 1,000,000 pa yung bibigay mo, kung hindi yan yung hinihingi sa iyo ng Lord, baliwala yan. Because what is more important is to obey is better than sacrifice and to heed is better than the fat of rams." Okay, let us pray. Lord Jesus Christ, we just want to thank you for the message this morning, si Job. Napaka-clear sa kanya kung sino ka. Ikaw ang nagbigay ng lahat. Sa'yo ang lahat ng bagay. So even if you take it away, hindi sa kanya, hindi siya para magtampo. Dahil Lord, in the first place, hindi sa kanya yon. Thank you for reminding us of that. Even the resources that we have now, Panginoon, all these things, it's not ours. It was just entrusted to us. So I pray, Father, help us to be reminded and follow the example, Panginoon, of Job. That, Lord, we will just ask you that question. God, what do you want us to do with our resources? Itong buhay na to, itong pinagkatiwala mong resources para sa'yo, turo mo sa amin, Panginoon, sabihin mo sa amin, how do you want us to use this? And Lord, I pray, give us also the Holy Spirit who will strengthen us, who will convict us. And Lord, as we obey you, can you just fill our hearts with so much joy and love and worship, just like Job, even if he was in pain, even if he was so sick, even if he was despised, even if he was able to lose everything that he owned, he remained in a worshipful attitude. In the same way, Lord, as we give today, help us to give with much worship, obeying you with a thankful and worshipful heart. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Bait ng Lord, binabago tayong lahat. Masakit, pero merong nagtatransform. So God bless you as you give. It's now offering time. Reminder po pala, for those who would like to give online, please give us a screenshot of your giving and kindly put there po, padala nyo kami screenshot, if it's your tithe offering of if you would want to donate to, sa anumang ministry, especially sa ating VBS. Okay, God bless you mga kapatid. Don't stand up in the worship.
call on all the fathers here in front po. Tara po mga fathers, tatay, itay, papa, ama. Ayan, lapit po tayo dito sa harap. Kids, hilahin niyo ang inyong mga papa at daddy. Palapitin niyo dito sa harap. Ayan. Sige po, lapit po kayo dito. Compress po tayo. Ayan. Lapit po kayo. Ayan. Ngayon po, bigay pe. Bago. Ay, meron pa. Okay, kompleto daw muna. Before po namin ibigay daw ang gift sa inyo, may gagawin muna po kayo. Ang Moved by Christ, ready na po ba? Ready na. Okay. So, sino ang papanoorin? Ano ang instructions? Okay. So, mga dads, papanoorin, susundan niyo po ang mga dancers po natin. So, kayo po ay sasayaw for today's video. Yan. Ayan po. Sundan niyo lang po yung mga dancers po natin. Si Nika, si Q, si Rafa, si Ash, and si Dana. Ayan po. One more time. Nakita nyo naman ang gagaling pumalakpak ng ating mga tatay. Ah, wait lang po. Wala muna po ang aalis. Ayan, dyan lang po muna tayo. May I call on ang aking mga ka-Shepherd's Echo to give out yung kanilang mga Father's Day gift. Ayan. Isang round pa daw po. Ay, hindi, joke lang. Okay na, okay. Dancers, patulong na rin, please. Dancers, patulong na rin. Ayan. And may we ask po si Pastora M to pray for our loving, support, cool fathers. All right, sige. Okay, everybody, the spouses, the children, ayan, can we extend our hands to our fathers? Ayan, and even those watching online, we're gonna declare this. Hallelujah, hallelujah.
Father, unang-una sa lahat, God the Father, we just want to greet you. Happy Father's Day. Thank you for being the most loving and giving and gracious Father that we can ever have. Each one of us, Lord, talagang naramdaman namin kung gaano mo kami makakamahal. And thank you for giving us our earthly fathers. We bless them. Hallelujah. We pray for your Holy Spirit to fill each one of them. We pray for your wisdom, Panginoon, to be upon each one. We pray for your protection against all works of the enemy. We pray, Lord Jesus Christ, for strength, Panginoon, as they take care of us, Panginoon. And Lord, we pray that you may also give them, Lord, that provision, O God. Salamat, Panginoon, for the provision. Thank you. Because we know, Lord, ikaw ang nagbibigay ng provision. Ikaw din, Panginoon, ginagamit mo po sila so that we can all be provided for sa lahat ng pangangailangan ng aming mga anak, Panginoon. Salamat po. And thank you. Dahil, Lord, alam namin, Panginoon, unang-una minahal mo sila. And in the same way, I pray, Lord, continue, O Lord, to let them be able to show your love to their children, to their spouses, Panginoon. Kung hindi pa man, Panginoon, I pray that starting today onwards, they will become the best father ever in Jesus' name, in Jesus' name. And Lord, I pray that each time meron kaming kakaharapin as a family, probably a trouble, just like what happened to Job, something, Panginoon, beyond our control, beyond what we are, probably something that we are not expecting, I pray that, Lord, they would choose to worship you all the time. And Lord, hayaan mo, Panginoon, na ang bawat sa kanila, isa sa kanila, Lord, pabiyayaan mo po ng magandang kalusugan, hindi lang sa physical na katawan, Panginoon, but even, Lord, in their spiritual bodies, O God. Hallelujah. We thank you so much for their lives, and we pray, Lord, that they may find joy in being a father, Panginoon, sa kanilang mga anak, Father. Thank you, Lord, and we bless them, and we thank you for their lives. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Pwede ba sabihin natin lahat? I love you, Daddy. I love you, Father. So yeah, let's close in prayer. Heavenly Father, continue to bless every one of us as we end our time together. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga ginawa ninyo ngayong umagang ito. At patuloy kami umaasa, Panginoon, sa mga gagawin pa ninyo, hindi lang sa maghapong ito, kundi sa isang buong linggo. Thank you, Lord God, once again. Binabalik namin sa inyong kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus, amen at amen. God bless, mga kapatid. Ingat po tayong lahat. Picture po muna tayo. Picture po. Whole group po. Yan. Akyat po tayo sa stage yung iba po.